Ayan mga kamaster, ito yung customer natin, si ma'am. So magpapagawa daw siya ng washing. Mahina daw umikot. So ito yung washing ni ma'am. Marami siyang labahan, di natapos kasi mahina. So nakasaksak na dyan eh. Nakisaksak. Ah, dyan ang saksakan niya dyan oh. So ito yung saksak natin. Ayan. Then may problema ng timer? Aw, ang spin dryer? Spin dryer. May problema din daw yung spin dryer. So, testing natin yung wash. Kung mahina ba? Ayan. Pag mapigilan, ibig sabihin may problema. Ayan mga kamastero, kita natin ha. Mahina. Dito tayo sa may mga bukid na area oh. Check natin to. Ano yung problema? Sa mga datihan, magaling na technician, alam nila kung sira. Sa mga baguhan, panoorin nyo para may matutunan kayo. Sa natin to. So, ang concerned din ang ating customer, grounded din daw siya, din yung tubig dito daw pumupunta dito sa dryer. So i-check na natin to. Yan, buksan ko lang ha. Nabuksan na natin. So kung makikita natin dito is i-check natin yung capacitor, din medyo nabasa yung mga wire, kaya siguro nag-grounded. So yung dryer niya, ayan o, kalawang na rin. Yan kasi malapit sila sa dagat. So pag di mo pinaandar or ginagamit, mas lalong masisira kasi malapit sa dagat yung korosyon. Ito rin nagtutubig na. Ayan. So i-check natin yung kapasitor. Then yung tubig na pumupunta dito, dito nyo buksan, baka madumi or leak. Ayan. Check natin. Mga master, i-check natin muna yung kapasitor. So yung capacitor 8UE para sa wash motor, din 3UE para sa spin dryer, yung red at kasa blue yung para sa wash, purple at kasa gray para sa spin dryer. So naka settings tayo sa microfarad, so i-check natin yung blue at kasa red. Pause ko lang muna. Master, may nakuha tayo na 7.751. So medyo nabawasan siya konti, pero okay pa naman. So next natin is yung ano, ito spin dryer na wire. Ayan, may nakuha tayo na 3 microfarad. So good lang yung capacitor para sa spin dryer. So i-check natin yung belt. So ayan yung belt din, ayan no. Pag nilagyan natin to dito, ayan. Medyo maluwang na, baka ito yung dahilan kaya mahina umikot. Or depende, baka sa ano, sa gearbox may problema na yun sa katagalan. So try natin to palitan. Kuha na natin, kaso di na natin makuha yung number nya, pero kadalasan is yung number nito is 29.75. so dito maghanap tayo dyan ng kapareha. Kasi walang number, sukat-sukatin na lang natin. Nakuha na natin yung number. Ayan o, tama nga ako. 29.75. So maghanap tayo dito. Master, ito yung sa spin dryer. Chinik na natin. So okay naman yung resistance nya. Pinicturan ko na lang kung paano to i-check sa calculation sa ating cellphone. So nung inikot natin dito is matigas. So ngayon okay na. Baka yun lang problema, nag-stack up. So ayan, ayan. I-connect muna natin to lahat. Din may mga kulay naman kung paano i-connect. Din dito wala tayong makuha na dryer o na belt. Kasi walang kapareha, ubos na. Dapat 30 pwede dito or 29. So ang diskarte dito is baliktarin mo lang to.
paglagay. Imbis na kaganyan doon sa ibaliktad mo lang to para iikot na siya. Yan, ibalik ko lang kasi wala kong dalang cellphone holder, kamay lang, so ibalik ko na lang to. Mga master, binaliktad na lang natin kasi babalikan lang natin to pag may dala na tayo na kaparehas. So ayan, testing na natin to, ibalik ko lang yung mga wiring. Tapos na natin binalik, so yung pagtagas ng tubig galing dito papunta dito sa dryer, so ito yung dahilan, madumi. So kailangan natin to linisan. Yun o. Linisan na muna natin. Yan, mga master, sinaksak na natin tapos pinaandar. So yung spin dryer niya is okay na. Yan o. Then paano natin malalaman na good na yung ikot ng ano? Kasi dati muna is okay na. So kailangan natin kapahin ulit. Kung mapipigilan natin, so ibig sabihin hindi pa natin kapahin. Sharp 7.5 kg. Ayan. So ito yung mister ng ating nagpapayo, si Zero. Ayan. Okay na, okay. Okay, all right. Peace out mga kamaster. So sana may natutunan kayo kung paano to i-check at i-repair. God bless. Pa yung ating customer kung pupunta ba yung tubig doon sa dryer. So titingnan natin kasi ni-repair na natin yung leak. Lagyan natin dito. Pag hindi doon lumabas yung tubig, so ibig sabihin good na siya. So ayan o, walang lumalabas na tubig. So goods na to. Kasi grounded din, grounded daw, so tingnan natin kung grounded daw. Nilagyan natin ng wire doon sa ano, para hindi mag-grounded, ayan, pati doon. So titingnan natin kung may grounded. Dapat umilaw to. Dito sa may tubig.